Kukwento lang ako about sa pimple prone or sa acne prone story ko. So hindi naman ganun kalala yung pimples ko before. Like hindi naman yung sobrang grabe yung butas na butas, yung as in namumula, tapos parang ipipimple pop mo siya ganun. Parang nangyari sa akin is ano siya eh, parang hindi siya pimples na yung may laman. Yung pimple lang siya na nagda-dark spot. Dry siya, pero nagda-dark spot siya. Pero for ngayon, as in, wala ng dark spot dito. So, yan. So, this vlog is requested by Shin Taki. And, kasi nasabi ko nga doon sa last vlog ko na may acne ako before. Na, parang siyang breakout. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng pimple siya. So, yun. Marami na akong tinry na rejuvenating set. Actually, affordable lang, pero maganda yung outcome ng rejuvenating set na yun. So, yung una kong ginamit is si Dr. Alvin. So, siya yung pinaka-unang-unang may rejuvenating set. Siya yung may unang nilabas na rejuvenating set. Correct me if I'm wrong ha, pero parang siya lang yung nakikita ko dati na, parang nakikita ko dati sa labas, sa mga mini mall, mga ganun, like markets, nakikita ko siya dun sa labas. So, ayun na nga. Ito siya. Ito yung itsura ng Dr. Alvin. Yan. Tapos, una, tinry ko siya kasi nga, sobrang dry ng mukha ko. Sobrang dry. Grabe. Ito yung mga picture. Ito. Tsaka ito. Grabe, diba? Sobrang daming pimples. I think, dito siya eh. Yan, dyan. Tapos, sa kabila din. Yan. Tapos, dito. Ito, nasugot ko lang guys. Nakalimot ko siya. So, ayan. Then, hanggang sa sinabihan ako ng mama ko na, gamitin mo to, try mo. Try mo lang sa other side lang, or sa noo ko lang, daw muna, kung mag-allergy ako o hindi. So, yung story time tayo. So, ayun. Ano ba? Ang una kasing nangyari, mahapdi na siya agad sa akin, guys. Sobrang hapdi. So, ayun. Unang gamit ko sa Dr. Alvin, actually, yung toner niya yung mahapde. So, ayun. Natry ko siya dito. So, tinry ko within 24 hours. Wala naman nangyari. So, kuskus ako ng kuskus. Hanggang sa nag 3 days, ayun na. Grabe, best. Grabe. Kailangan mong tumapat sa electric fan para lang ma-less yung pain niya. Pero masakit pa rin eh. Mahapde. Diba, sinasabi niya na stay is ganda, diba? So, ayun. Wala na kasi akong day 1 dito na picture nun eh. Nung paggamit ko yung Dr. Alvin. Pero, as you can see, kung makikita niyo yung face ko ngayon, yan, ganyan lang siya. Ayan, wait lang. Ayusin natin yung light. Ayan. Ayan siya. As in, walang dark spot. Wala po akong, ano ngayon ah, foundation. As in, kilay lang tsaka lip tint para maganda naman tignan sa video. So, yan. Ayan yung face ko. Wala talaga siyang dark spot. Oh, hindi naman sobrang puti ng mukha. Siguro sa picture lang. Hindi naman sobrang puti. Ganun. Pero, ang maganda kasi, di ba, kahit di naman maputi yung mukha eh, basta makinis, tama ba ako doon? Basta makinis, di ba? Yun. So, yun na nga. So, pagka 5 days na paggamit ko ng Dr. Alvin, ang nangyari ay, nagbalat siya sis. Ang unang nagbalat sa kanya, dito. Siguro, kaya siya nagbalat, gawa na nire-renew na yung skin, tinatanggal niya yung dead skin or dry skin, simula, tapos dito sa noo ko. Ang pinakamahirap paputiin is yung forehead ko. Di ba alam kung bakit? Siguro, dahil palagi naarawan. So, ayun. Sa isang set kasi, merong soap, which is the Kojic, tapos the toner, tapos the day cream, which is the sunblock, SPF 30, tapos the last one is for the night cream, the rejuvenating or whitening cream. So, ayun. Sa akin na, yung pain niya, kung i-rate ko 1 to 10, siguro, para sa akin, i-rate ko 1 to 10, 10 pinakamasakit, 1 is yung hindi. Siguro mga 5 lang, ganun. Kasi alam nyo, bata pa lang ako. Yung mama ko kasi. Mahilig yun mag... Ang tawag yun? Stringent ba yun? Hindi ko naman tandaan kung stringent ba yun. Yung maxi peel. Stringent yung tawag dun. Pero para din siya daw na rejuve, ganun. Basta maxi peel siya. Yun na tayo, maxi peel. May 1, 2, 3 din yun. Yun. Bata pa ako nun. Siguro way back
8 years old, sobrang ambisyosa ko yun. 8 years old. Kinuskus ko yun sa mukha ko. Grabe. Kinuskus ko yun sa mukha ko, no joke. Kinuskus ko yun. And, ang nangyari, nasira ang mukha ng lola niya dahil baby face pa. So, ayun. Nung bata ako, tsaka may skin asthma kasi ako before, so, na-try kong magpa-derma ata once lang yun. Nagpa-derma ako. Then, pina-check up na din yun yung nasa mukha ko. Ayun. Wait, balik tayo. So, nalalayo yung kwento ko. Balik tayo. Ayun na nga. So, ano nangyari? Nagpi-peel off siya. Alam niyo guys, sobrang ganda. Sobrang ganda niya pag nag-peel off na. Siyempre, huwag na huwag yung kakalimutan mag-sunblock. As in, huwag na huwag yung magkakalimutan mag-sunblock once na gumamit kayo ng rejuvenating set. So, ayun. Wala na kasi ako noon eh. Kasi may bago kong ginagamit ngayon. Marami na akong tinrya na rejuvenating set. Pero yun yung nagpaganda ng face ko. Yun yung nagpawala ng dark spot. Yun. Kung gusto niyo i-try, pwede niyo i-try. Siguro sa konting space lang ng mukha niyo guys. Kasi baka ma-allergy kayo. Hindi naman ako dermatology para i-prescribe sa inyo. Oh, ganito gamitin mo, ganyan. So, ayun. Ito yung kinalabasan ng face ko. Ito. Yan. Tapos, ito. Yan. As in, marami nagtatanong, anong ginagamit mo sa mukha mo? Sa'yo ko. Saka sinasabayan ko siya ng serum. Serum sa ano ko siya nabili? Sis Lady. Sa Sis Lady ko ilalagay ko dito. Yan. Dyan ko nabili yung serum na nilalagay ko sa mukha ko. Affordable yung serum na yun. Yan. Tapos, ano, as in ang ganda niya guys, tingnan niyo naman yan. O, ayan, di ba? Ganda, di ba? So, ayun, tsaka, disclaimer lang ah. Hindi ko naman sinasabi na, dahil gumana yun sa akin, gagana din yun sa inyo. Gagana din yun sa inyo. Ang suggest ko is, mas makabuti na magpa-derma na lang kayo. Ganun. Kasi sila yung nakakalam ng skin type nyo, ganun. Pero kung, gusto niyo talaga i-try, bakit hindi niyo i-try? Basta, ang gusto kong i-advise sa inyo is, i-try nyo muna sa forehead nyo, wag agad dito sa, dito. Kasi, parang, kumbaga dito kasi, alam nyo, pag naglalagay ako na, mas mahati dito kasi sa noo ko. So, dito ko siya unang tinry sa noo ko. So, hindi naman ako nag-skin allergy, hindi naman siya nag-rashes. So, tinuloy-tuloy ko na. So, ayun, kung makikita nyo yung face ko ngayon, yan. Ang bakit kasi ng lightning ko guys eh. Wala pa yung binili ko na ring light na malaki. So, ayan. Ayan, then sa leeg. Tsaka marami din nagtatanong bakit daw yung leeg. Ang taba ko pero yung leeg ko yung native. Siguro gawa din ng rejuvenating set. So, ayun. I-list down ko kung ano yung mga nagamit ko ng rejuvenating set. Yun, first is Dr. Alvin. Second is Brilliant. Dalawa yung Brilliant na ginamit ko. Yung color pink and the tomato. Namit ko rin yun. Then last is yung Love. Basta Love siya. Beauty Love. Then, pinaka last ngayon, parang, eto ah. Gusto ko siyang gusto kong i-share sa inyo to. Kasi, siya yung ginamit ko na hindi mahapdi sa mukha. Siguro, maganda siya sa mga alam niyo, yung sensitive yung skin, yung ayaw ng mahapdi. Para sa akin, hindi siya mahapdi guys ha. Sobra, para lang siyang tubig. Pero ang ganda niya. Ito yung ginagamit ko ngayon guys. Yan. Yan siya ngayon. Hello Glow. Then, meron siya sa box niya. Ito yung box niya. Ayan. Natapon ko lang siya yung box. So guys, ito yung kasama sa Hello Glow. Ayan. Hello Glow. Whitening cream. Ito yung whitening cream. Ayan. So, restore, moisture, and whiten siya. So, this is the night cream. Ito yung ginagamit ko ngayon. Hello Glow by Ever Belena. Bago siyang, siya yung bagong rejuvenating set. So, ginagamit ko siya. Ngayon, for 5 days na. 5 days, mga ganun. So, yun. Ina-advise ko to sa mga gusto na, alam mo yun, gusto mag-glow yung skin pero parang painless, ganun. Hindi siguro nagpi-peel off. Hindi ko pa na-try na mag-peel off siya kasi grabe nag-peel off yung mukha ko dun sa mga dati kong ginamit na rejuvenating set. So ayun guys, hindi, review na rin siya, tsaka story time ko na rin para sa nag-request ng video na to. Then, I hope you like it guys. Sana mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo yung video ko. May mga naka-line up na pero hindi pa namin nagagawa ni Kier. Gawa na. Busy siya. So, yan guys. Thank you for watching. And sa mga nag-subscribe, dahil bago lang ako. So, please guys, subscribe kayo. Huwag nyo nakakalimutan mag-subscribe. Bye!